ito, nais kong tumayo muna ang lahat para sa panalangin. Binibining Adeline, nais kong panguluhan mo ang panalangin. Sige po. Ang mga nakamuan, ang mga naman Espiritu Santo, Panginoon, salamat po sa araw na ito at kami ang nabibigyan naman ng pagkakataong matuto. Salamat sa mga biyayang iyong ibinigay at sana po ay patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Yun lang po at maraming salamat sa mga nakamuan, ang mga naman Espiritu Santo, Amen. Bago kayo umupo, ay magkakaroon muna tayo ng Energizer. Handa na ba kayo? Handa na po! Ang ating kakantahin sa hapong ito ay ang tuhod, balikat at ulo. Mag-umpisa na tayo. Paa, tuhod, itatala ko kung sino ang lumiban sa hapong ito. Ehera Madel May. Nandito po, ma'am. Makahilos Jemarian. Nandito po, ma'am. Kinol Adeline T. Nandito po, ma'am. Mahusay at walang lumiban sa hapong ito. Nais mong bigyan natin ang ating mga sarili ng limang palapa. Bago tayo dumako sa ating panibagong leksyon, nais kong tanungin muna kayo kung ano ang ating tinalakay kahapon. Okay, Miss Adeline? Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa mga paniniwa. Mabaling! Ang ating tinalakay kahapon ay ang tungkol sa paniniwa. Ano nga ba ang paniniwa? Binibining Adeline? Ang pandiwa po ay mga salitang kilos. Mahusay! Ang pandiwa ay mga salitang kilos. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ang panuto ay kunan ang patlang ng angkop na salitang pananong na sino, ano, saan, ilan o kailan. Meron ako ditong mga salita. Pipili tayo kung saan, ano, sino, kailan, at ilan. Sa unang tanong, patlang ang iyong matalik na kaibigan. Para sa inyo, ano ang sagot? Okay, Binibining Madel, pumili ka. Sino? Mahusay. Basahin mo. Sino ang iyong matalik na kaibigan? Bigyan natin siya ng palapa. Pangalawang tanong naman, pumunta si nanay. Okay, Jeffrey. Saan? Mahusay. Basahin mo, saan pumunta si nanay? Bigyan din natin siya ng palapa. Pangatlong tanong, patlang lahat kayo sa klase. Binibining Adeline? Ilan? Mahusay. Masahin mo, ilan lahat kayo sa klase? Bigyan din natin siya ng palapa. Pang-apat na tanong,
patlang ang nangyari sa iyo. Yamari? Ano? Magaling! Ano ang nangyari sa iyo? Bigyan natin si Jemari ng palakpak. Panghuling tanong, patlang darating ang mga bisita. Evelyn? Kailan? Mahusay. Kailan darating ang mga bisita? Bigyan natin siya ng palakpak. Napakagaling ninyo mga bata. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating panibagong aralin. Nais kong basahin ninyo ang kwentong ito. So, ang kwentong ito ay pinamagatang Through These Days. Ating basahin ang kwento. Isang araw, naisipan ni Anan ang mag-ingwit sa ilog. Habang nakababad ang kanyang bingwit sa ilog, may narinig siyang isang munting tinig. Ana, tulungan mo ako. Isang maliit na tinig ang narinig niya. Sino po kayo? Hinanap ni Ana ito at laking gulat niya nang makita ang isang malungkot na dilis. Isang uri ng isda na nagsasalita. Bakit mo ako tinawag? Tanong ni Ana sa isda. Ako si Through These Days. Nais kong tulungan mo kami na nakatira dito sa ilo. Sobra na ang pang-aabuso ng mga tao. Bika ng isda. Ano ba ang ginawa namin sa inyo? Tanong huli ni Ana. Lahat ng basura ay sa ilo ninyo itinapon. Pati mga patay na mga hayop ay dito pa rin ninyo tinatapon. Unti-unti nang namamatay ang mga maliliit na isda. Mahabang minuto ni Through This. Saan na ba kayo nakatira ngayon? Tanong ni Ana sa isda. Napaligli na lamang si Through This Days. O sige, tutulungan kita. Pangako ni Ana. Biglang nagising si Ana dahil sa malakas na pagbatak ng ulan at napabibinging pagkulo. Panaginip lang pala ang lahat. Sabi niya sa kanyang sarili. Nang dumungaw siya sa bintana, nakita niya ang malaking baha at naglutangan ang mga basura. Pagka umaga, kumupa na ang baha at maraming basura ang nagkalat sa paligid. Hinikayat ni Ana ang kanyang mga kaibigan na lumabas ng bahay upang linisin ang paligid. Nagtulong-tulong ang lahat sa paglilinis, gayon din ang pamilya ni Ana. Linim na napanglilis si Ana. Ngayon ay mayroon ako rito mga tanong. Unang tanong, ano ang napanaginipan ni Ana? Okay, Jemari? Ang napanaginipan ni Ana ay isang malungkot na dilis, isang uri ng isda na nagsasalita. Mahusay! Bigyan natin si Jemari ng palakpak. Pangalawang tanong, sino ang isda sa kanyang panaginip? Adeline, si Through These Days.
Mahusay Edeline, bigyan din natin siya ng palakpak. Pangatlo, ano ang mga nangyari sa tahanan ng mga isda? Madel, isa sa mga nangyari sa tahanan ng mga isda ay ito ay nasira dahil sa mga basura na itinapon ng mga tao na nakatira malapit sa bahay nila Ana. Napakagaling! Bigyan din natin siya ng palakpak! Ngayon ay... Napansin niyo ba ang mga salitang sinalungguhitan sa kwentong inyong binasa? Oo! Ano-ano ang mga salitang ito? Sino, bakit, ano, at saan? Sa palagay ninyo, saan ito ginagamit o para saan ito ginagamit? Sa pagtatanong. Mahusay mga bata, mas madali talaga nating malalaman ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagtatanong. Alam mo ba kung ano ang angkop na pagtatanong batay sa kwento na ating binasa? Okay, kaya balikan natin ang salitang sinalungguhitan mula sa kwentong Through This Delis. Basahin natin ang unang tanong. Sino po kayo? Pangalawa, saan na ba kayo nakatira ngayon? Pangatlo, ano ba ang ginagawa namin sa inyo? Pang-apat, bakit mo ako tinawag? Ito ang mga halimbawa ng mga tanong na makikita natin sa kwentong ating binasa. Ngayon ay ating tatalakayin ang ibig sabihin ng panghalip pananong. Basahin ulit natin. Ang pangungusap na patanong ay pangungusap na nagtatanong at nangangailangan ng sagot. Nagsisimula ito sa mga panghalip pananong at nagtatapos sa bantas na pananong. Mga bata, ang pangungusap na patanong ay mga pangungusap na nagtatanong at nagsisimula ito sa mga panghalip pananong at naghuhuli sa mga bantas na pananong o question mark sa Ingles. Ano naman ang panghalip pananong? Ang panghalip pananong naman ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, buo, hayop, panahon, at pangyayari na maaaring isahan o mananayan. Ang panghalip pananong ay mga panghalip na nagtatanong. Maaari itong isahan o maramihan. Mga halimbawa ng panghalip pananong na isahan at maramihan. Sa palagay ninyo, ano ang isahan? Okay, ang isahan ay binubuo ng isa lamang. Ang maramihan naman ay binubuo ng
dalawa ang higit pa. Mahusay Madel ay tinutukoy na pangalan at halimbawang tanong. Sa isahan, ang halimbawa nito ay ano. Sa maramihan, ano. Ang mga tinutukoy na pangalan ay bagay o bagayari o ayo. Sa halimbawang tanong ay ano ang paborito mong hayo? Ano ang mga tanim mong halaman? May iba rin pang halip na pananong na isahan. Sino? Sa maramihan, sino? Sa tinutukoy na pangalan, tao. Sa halimbawang tanong, sino ang iyong kaibigan? Sino ang dumalo sa pagpupunong? Sa isahan, saan? Maramihan, wala siyang maramihan. Sa tinutukoy na pangalan, lugar o. Halimbawang tanong, saan nakatira ang iyong kaibigan? Sa isahan, ilan. Meron bang maramihan ang ilan? Wala. Mahusay mga bata, tinutukoy na pangalan, nabibilang. Bilang. Halimbawang tanong, ilan ang dalawang lapis? Sa isahan, kailan? Meron bang maramihan? Wala. Magaling. Tinutukoy na pangalan, oras o panahon? Halimbawang tanong, kailan dumating ang iyong kaibigan? Isahan, kanino? Maramihan? Wala. Tinutukoy na pangalan, tao. Halimbawang tanong, kanino napunta ang mga pamasko ni Ninang? Naintindihan niyo ba ang mga halimbawa ng panghalip na pananong na isahan at maramihan? Opo. Mahusay kung ganun. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pagsasanay na gawain. Naisulat na ba ninyo ipagsayin mo mga kwaderno? Opo. Magaling. Ngayon, nais kong kumuha kayo ng isang papel. At sagutin ang mga tanong na ito. Ang panuto sa unang gawain ay kunan ang patlang na angkop na salitang pananong gaya ng sino, saan, ano, kailan, at ilan. Gawin ito sa inyong mga papel. Sa pangalawang panuto, igunit ang masayang mukha kung tama ang pagkakabuo ng tanong at malungkot na mukha kung mali. Ilagay din ninyo ito sa inyong mga papel. Naintindihan nyo ba ang mga panuto, mga bata? Opo. Mahusay kung ganon.
Tapos na ba ang lahat? Malapit na po. Okay. Tapos na ba? Opo. Opo. Nais po magpalitan kayo ng papel. Sa unang gawain, ang panuto ay kunan ang patlang ng angkop na salitang pananong gaya ng sino, saan, ano, kailan, at ilan. Sa unang tanong, patlang uuwi ang tatay mo sa Pilipinas. Ano ang sagot nito? Sino, saan, ano, kailan, o ilan? Kailan. Magaling! So, kailan uuwi ang tatay mo sa Pilipinas? Bakit kailan? Dahil nagtumutukoy ito sa pangalan ng oras o panahon. Magaling! Sa pangalawa, ano ang pangalan mo? Ang tamang sagot ay ano? Sa pangatlo, patlang ka nakatira. Saan? Bakit saan? Tumutukoy sa pangalan ko. Mahusay mga bata, sa pang-apat, patlang ang iyong guro. Sino? Bakit sino? Tumutukoy sa tao. Mahusay. So, sino ang iyong guro? Panglima, patlang ang binili mong tinapay. Ilan? Bakit ilan? Tumutukoy sa pangalan. Mahusay mga bata. So, ilan ang binili mong tinapay? Sa pangalawang gawain ay higuhin ang ang masasayang mukha kung tama ang pagkakabuo ng tanong at malungkot na mukha kung mali. Sa unang tanong, ano ang kinuha ni Ben sa bag? Tama ba ang pangusap? Tama. Mahusay. Sa pangalawa, kailan ang gala ni Letty? Tama ba o mali? Mali. Ano ang iguguhin? Malungkot na mukha. Magaling. Sa pangatlo, sino kaya dumating? Sino kayo dumating? Mali. Ano ang iguguhin? Malungkot na mukha. Mahusay. Sa pang-apat, ilan ang lapis mong dala? Tama. Ano ang iguguhin? Masaya na mukha. Mahusay mga bata, saan ginanap ang paligsahan? Tama o mali? Tama. Ano ang iguguhin? Masaya na mukha. Napakagaling ninyo mga bata. Ilan ang inyong mga puntos? Sino ang nakakuha ng 10? Pass your paper. Mahusay! Si Madel ay nakakuha ng 10 puntos. Bigyan natin siya ng palakpakan. Si Adeline naman ay nakakuha din ng 10 puntos. At si Jemarie naman. Mga bata, ang pangungusap na patanong ay mga pangungusap na nagtatanong at nagsisimula ito sa mga panghalip pananong at naghuli sa mga bantas na pananong o question mark sa Ingles. Ang panghalip na pananong naman ay mga salita na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, puro, hayop, panahon, at pangyayari na maaari isahan o maramihan. Ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng isang pagsusuli. Kumuha kayo ng isang papel at sagutin natin ang mga tanong na ito.
Panutok, lagyan ng angkop na panghalip pananong ang bawat tatlang upang mabuo ang mga tanong sa ibaba. Isulat natin ito sa ating mga papel. Una, may mga larawan dito at itutukoy nyo kung anong panghalip pananong ang ating gagamitin. Naiintindihan nyo ba ang panuto, mga bata? Opo, ma'am. Wala na mga katanungan? Wala na po. Mabuti kung ganon. Tapos na ba ang lahat? Malapit na po, ma'am. Okay. Ngayon tapos na ba ang lahat? Opo, ma'am. Magpalit kayo ng mga papel. Sa unang tanong, sino ang gustong sumagot? Jean-Marie? Sino? Magaling! Bakit sino? Tinduro ang tao. Mahusay! Sa pangalawang tanong, Adeline? Patlang ang nasa larawan, ano? Magaling! Ano ang nasa larawan? Pangatlo, Madal. Patlang naglalaro ang mga bata. Saan? Mahusay! So, saan naglalaro ang mga bata? Pang-apat, Adeline. Patlang ang kasapi ng pamilya. Sino-sino ang kasapi ng pamilya? Mahusay! Bakit sino-sino? Tumutukoy ito sa tao at naparamihan. Mahusay! Tumutukoy ito sa tao at marami ang tinutukoy. Sa panglima, Jemery. Saan? Mahusay! Saan nakatago ang aso? Naiintindihan niyo ba ang leksyon natin sa hapong ito, mga bata? Opo. Ipasa ninyo ang inyong mga papel. Mahusay, mga bata! Nakakuha kayong lahat ng 5 puntos. Bigyan natin ang ating mga sarili ng Aling Junisha applause. 1, 2, 3. Very good, very good! Ngayon ay nais kong kunin ninyo ang inyong takdang aralin na quaderno. At isulat ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay pag-aralan ang tungkol sa hiram na salita at tambalan. Tapos na ba kayong sumulat, mga bata? Opo. Magaling! Ngayon ay tumayo ang lahat para sa panghuling panalangin. Madal? Manalangin tayong lahat. Salamat sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na iyong ipinagkaloob upang kami ay matuto at
Salamat rin po sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Naway kami po ay patuloy niyong gabayan at biyayaan ng mga blessings upang kami ay makapagpatuloy sa aming buhay. Iyon lamang po at ito ang aming hinihiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata! Paalam!